Ayoko pong umalis. Dito na lang po ako. Mas marami magagaling na guro sa Inglaterra. Marami kang matututunan sa kanila. Yun ang gusto ko para sa'yo. Pero gusto ko, Papa, parati tayo magkasama. Ayoko rin naman maghiwalay tayo. Pero kailangan gawin ang nararapat para sa kabutihan mo. Pero Papa, kapag wala na ako, sino mag-aalaga sa inyo? Si Niro! Si Niro mag-aalaga sa akin, di ba Niro? Ikaw naman, Papa, nagpapataw ka pa eh. Maligayang pagdating, Captain Crewe. Maraming salamat, Miss Minchin. At nais ko ipakilala si Sarah, ang aking anak. Napakagandang bata. Maswerte kayo, Captain Crewe. Salamat, Miss Amelia. At nasisiguro kong hindi kayo mahirapan sa pag-aalaga sa kanya dahil mabait at matalino siya. Sarah, kung ano man ang mga pangangailangan mo, huwag kang mahihiyang magsabi. Meron na kami nakalaang taong mag-aalaga para sa'yo. Amelia, ang mabuti pa, samahan mo na sila sa magiging kwarto ni Sarah. Tayo na. Nakita mo na? Pinili kong pinakamalaking kwarto para sa'yo. Papa, hindi naman po importante para sa akin yun. Ang iniisip ko lang po ay magkakahiwalay na tayo. Eto na naman tayo. Akala mo bang madali para sa akin ang lahat ng ito? Mahirap. Pero kinakailangan kong gawin ang lahat ng ito para sa kinabukasan mo. Basta susulatan mo ako parati. Meron akong sorpresa para sa'yo. Ang ganda-ganda po. Maraming salamat po, Papa. Buksan mo ang locket. Larawan po natin. Gusto kong ipakilala sa inyo ang magiging bago ninyong kaeskwela. Siya si Sarah Crewe. Maaari ba natin siyang batiin? Maligayang pagdating, Sarah! Loti, ang ganda niya, no? Oo! At mukhang mabait! Anak mayaman, mukhang mamahalin ng kanyang damit eh. Ano sa palagay mo, Lavinia? Kita. Salamat ah. Ako nga pala si Ermengarde. Parati ka ba nilang inaaway? Oo, tuwing ballet class pinagtatawa na nila ako kasi alam nilang hindi ko kaya eh. Kapag wala kang gagawin mamaya, maglaro tayo. Marami akong laruan. Bigay sa akin ng papa ko. Sige. Alam mo, Ermengarde, kanina pa ako gigil na gigil sa tatlong yan eh. Gusto ko silang pagtitirisin! Eh, ba't hindi mo sila tiniris? Eh, kasi tatlo sila eh. Baka pagtulungan pa nila ako. Ermengarde! Sino yun? Sino? Wala, di bali na lang. Tayo na! Sarah, bakit hindi mo kinukopya ang sinusulat ko? Maraming salamat na lang po, Miss Minchin. Hindi ko po kailangan yan. Ano? At bakit? Eh,
Kasi po... Sa eskwelahang ito, Sarah. Ako lang ang pwedeng magsabi kung ano ang kailangan mo at hindi mo kailangan. Wala akong pakialam kung anak ka ng kusinong Poncho Pilato. Ako pa rin ang masusunod dahil ako ang bata sa eskwelahang ito. Naiintindihan mo ba ako? Buenos dias, Señorita Minchin. Buenos dias, Señor Francisco. Buenos dias, Señorita. Señorita Minchin. Ang aga-aga pa ay mainit na ulo mo. Anong problema? Kaya ocurre aquí? Matigas ang ulo ng bago nating estudyante, Señor Francisco. ¿Qué problema tiene usted, señorita? Buenos días, señor. Perdóname por la molestia, pero no pude explicar bien a la señorita Minchin. Se enfadó antes de que yo pueda terminar. Tanto gusto en conocerla, señorita. Ganun naman pala, Señorita Minchin. Ang galing magkastila ang bata. Bigyan mo na lang siya ng ibang leksyon sa oras na ito. Pwede? Opo, Señor Francisco. Mukhang may papalit na sa trono mo. Hindi na ikaw ang bida ngayon. He! Tumayimik ka kung disasabunutan kita. Rito. Sino ka? Ako si Becky. Ah, ako naman si Sarah. Kumain ka. Huwag na lang. Salamat ah. Dito ka nakatira? Eh, ba't ngayon nakita nakita? Ikaw parati kitang nakikita. Siguro ikaw yung nasa may... Hagdan. Oo, at saka yung nasa may bintana nung isang araw. Ba't ka nagtatago? Hindi ako pwedeng makihalo. Bawal. Magagalit yung babaeng salbahe. Sinong salbahe? Hindi ko sasabihin. Isusumbong mo ko eh. Eh, bakit naman kita isusumbong, Becky? Kasi hindi mo ako kaibigan. Ah... Siguro, noon, dahil hindi pa tayo magkakilala. Pero ngayong magkakilala na tayo, magkaibigan na tayo. Sarah! Ano ba yung ginagawa mo? Kumain ka na lang. Para kanino ba yan? Para sa bago kong kaibigan. Sino? Si Becky! Si Becky! Shh! Sarah? Ermengarde, anong nangyayari dyan? Wala po, Miss Minchin. Nabunulan lang po si Ermengarde. Salamat, Sarah. Mama! Mama! Kawawa naman si Loti. Bakit ayaw siyang pauwiin ni Miss Minchin sa mama niya? Wala nang mama si Loti. Patay na. Hindi lang sa kanya sinabi ng papa niya na ganun ang nangyari. Loti, huwag ka nang umiyak. Hindi na ako sinadala.
gagawin natin? Loti, maupo ka muna. Habang wala pa siya, ako muna ang magiging mama mo kung papayag ka. Eh kasi mama ko, kinakantahan ako bago ako matulog. Eh di kakantahan din kita. Sige. Sara, bakit ka nga ba malungkot? Eh kasi, kahit anong dami ng mga regalo ko, pero kung wala naman ang papa ko, hindi rin ako lubos na malikaya. Sara! Sara! Alam mo, may padala na namang regalong papa mo! Ikaw ba si Sara Crewe? Oo, ako nga. Regalo ng papa mo. Wow, kapayo! Ilang bravado lang nasa loob? Marami ko, Master. Si Master Crisford, nasa loob pa ho. Patay na si Captain Crewe? Paano na si Sara? Kaya ako pumunta rito ay para ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa katayuan ng bata. Walang iniwang pera ang papa ni Sara. Mayaman ang pamilyang Crewe, Mr. Barrow. Ginamit ni Captain Crewe ang lahat ng pera niya upang ipuhunan sa isang minahan ng ginto at diamante sa India. Pero hindi siya nagtagumpay. Walang natira sa kanyang mga negosyo. Si Sara? Isa ng pulube? Mahirap paniwalaan pero hindi natin mababago. Siya nga pala, nasan si Sara Crewe? Ayokong isipin ng publiko na pinagkaitan namin ng tulong ang isang ulilang katulad mo. Hindi magandang reputasyon para sa eskwelahan. Kaya pumapayag na akong manatili ka rito, Sara. Maraming salamat po, Miss Minchin. Pero sa isang kondisyon. Kapalit ng pagtira mo rito, maninilbihan ka bilang isang katulong. Ho! Katulong ho! Oo, katulong. Minchin! Bakit naman? Dahil kailangan. Sara, ipinagbili ni Miss Minchin na isuli mo na raw mga uniforme mo. Dinala na rin kita ng mga damit na pwede mo isuot. Miss Amelia, bakit po? Miss Amelia, gusto ko na pong magpahinga. Siya nga pala, Sara. Si Lavinia na ang bagong may-ari ng kwartong ito. Miss Amelia, saan mo bang kwarto ko? Halika, ituturo ko sa'yo. Tayo na. Pasensya ka na, Sara. Pansamantala lang ito. Pag may nabakanting kwarto, ililipat kita doon. Yung ibang mga gamit mo, nilagay ko muna sa isang bodega. Sara! Dalihan mo dyan, kay kupad-kupad mong kumilos! Ano ba? Nasaan yung mga gulay na inutos ko?
Miss Molly, saan ko po ito ilalagay? Eh, di ilapag mo dyan! Stupid ah! Opo. Buisit na buhay to, oo! Tama na yan! Kayong dalawa, bumalik kayo sa upuan ninyo. Sara, doon ka na nga sa kusina. Hindi ka na nga nakakatulong, nakakaperwisyo ka pa. Hala! Lumayas ka sa harapan ko at huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi kita pinatatawag. Naiintindihan mo ba ako? Don! Don! Ito palang itsura ng kanyang lungga. Ano bang gagawin natin dito, Lavinia? Lavinia! Anong hinahanap mo dyan? Ilibing yun nan! Eh, Lavinia, paano pag hinanap ni Sara si Emily? Baba! Talagang di ka nag-iisip! Kaya nga natin ito ginagawa para hanapin niya! Lavinia, huwag na lang kaya. Wala namang ginagawang masama sa atin si Sara eh. Kanino ba kayo kumakampi? Kay Sara o sa akin? Eh, sa'yo. Mabuti na yung maliwanag! Tayo na! Tulungan mo ko, Peggy. Kailangang hanapin natin siya dahil siya na lang ang natitira sa akin. At kapag nawala pa siya sa akin, wala na talaga akong pamilya. Huwag kang mag-alala, Sara. Hahanapin natin siya. San mo tinago si Emily? Isa, dalawa. Kahit magbilang ka pa hanggang 100, wala pa rin ako masasabi sa'yo. Kasi wala naman talaga akong alam. Sa oras na nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkakawala ni Emily, kakalbuhin kita, Lavinia. At sa oras din na malaman ko na sinasaktan at inaapi mo ang kaibigan ko, hindi kita sasantuhin. Tandaan mo yan, Lavinia! Tama na yan, Ermengard! Tandaan mo yan! Tama na yan, tayo na! Wala na kasila kayo! Lavinia, bakit ka umiiyak? Kasi po si Sara, pinagbibintangan niya akong kumuha kay Emily eh. Ganun ba? Walang mukha. Ang kapal-kapal ang mukha. Ikaw pa may lakas ng loob na manakot, ha? Hindi ko naman po siya pinagbibintangan eh. Kinausap ko lang po siya. Puro problema ang binibigay mo sa akin. Masyado ka maarte. Miss Minchin! Miss Minchin! Miss Minchin! Tumod! Sara, ba't wala tayong pagkain? Naubusan na kasi tayo eh. Di bali! Becky, ano yan? Becky, huwag mong kainin yan. Madumi yan eh. Magkakasakit ka niyan. Eh, dati ko nang ginagawa yun. Ba't hindi pa rin ako nagkakasakit? Pero Becky, pwede naman nating daanin sa tulog eh. Halika na. Halika na, sabi. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Ha? Anay ko, patawad po, Miss Minchin! Ikaw, uli-uli,
Huwag mong susuway ng mga pinag-uutos ko. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Miss Minchin. Halika ko rito. Halika. Halika. Diyan ka. Yan ang napapala ng mga batang sumusuway sa akin. Manigas ka sa lamig. Diyan ka matulog para magtanda ka. Siya nga si Sarah Crewe. Nandito ba siya? Oo. Pwede ko bang makita? Ang ibig kong sabihin, nandito ho siya dati. Pero magmula ho nang mamatay ang kanyang ama, nag-iba na ang ugali at kilos ni Sarah. Lahat ng tao rito, inaaway niya. Eh, pati nga ho kaming mga guro, inaaway din niya. Hindi ba, Amelia? Ha? Eh, ikinalulungkot ko ho. Nawala ng parang bula si Sarah. Hinahanap po namin siya, pero hindi namin siya makita. Dalhin mo to kay Miss Minchin. Sabihin mo sa kanya, naghihintay ako ng sagot. Opo, Master Crisford. Aalis na po ako. Namaste. Onero, iwanan mo na kita dito, ha? Baka matakot pa siya si Miss Minchin, eh. Sa kung sino man yung kasama mo. Hihintayin ko kayo dito sa attic. Si Sarah Crewe nga ito. Saan mo ito nakuha? Matagal ko pong hinanap si Nero. Nagulat na nga lang po ako nang makita kong nakasabi sa leg ni Nero ang kwintas na yan. Hindi po kaya nasis ko lang pa si Sarah? Kailangan maitapon ninyo sa malayong lugar si Sarah para hindi na siya makabalik dito. Masusunod po, Miss Minchin. Sarah, gumising ka! Kailangan mo tumakas ngayon! Ha? Kasi narinig ko si Miss Minchin, may kausap na dalawang mama. Ipapatabong ka rin sa malayong lugar. Maghintay kayo sa labas at kukunin ko ang bata. Iwan mo ako!